dumating din ang anak mo. Ayan ha. Magkain po bali. Anak po. Aling Engkar, huh? Kasi kami yung mga bagong lipat dyan. Kukunin ko sana yung susi. Ah, sandali ah. Aling Engkar, susi daw. Yung susi? Teka. Ah, eto. Aling Engkar. Uy, Greg! Ito ho yung upa ko sa bahay. Ito ho. Malayo pang katapusan ah. Aling Engkar naman. Iintayin ko ba mang katapusan? Eh kung ako matapos niyan. Siguro marami kayong customer sa hotel ngayon, ano? Marami bantit? Kung maganda ang serbisyo niyo, obligado sila, di ba? Sige po. Oh, sige. Salamat dito, ha? Ganyan ang bubula ko! Hoy! Ano ba? Alaysa ka na, pare. Palilipot lang kasi namin eh. May inaayos kami ni Mrs. Ang akin yung mambulaw! Akala nyo ba mga bigikapit bahay nyo dito? Pasensya ka na, ha? Akala namin kasi walang tao sa kabilang kwarto eh. May mga tao kayong binubulao dito! Pupukan kayo ng pupukan! Gusto nyo magpupukan na tayo eh! Michael! Michael! Ano ba yan? Siya si Mr. Tamayo, ang bagong lipat dyan sa tabi ng kwarto mo. Mr. Tamayo, siya naman si Michael, ang kapit-kwarto nyo. Pasensya na kayo, Mr. Tamayo. Estudyante ko kasi, hindi pa ka nag-i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 
At saka kung may kailangan nga pala kayo, andyan lang ako sa kabilang bahay. Sige po. Salamat po. Thank you.
Ano ka mo? Sabi ko, yung leche radyo mo, nakakabula. Sisihin mo, yung dalawang bagong lipat sa taas mo. Ginising ako at binulahaw. Hoy, wala akong pakialam sa inyo kahit magpatayin pa kayo dyan. Basta patayin mo yung radyo mo dahil hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Wala kang pakialam? Wala kang pakialam, ha? Sandali. Walang pakialam, ha? Sige. Oh. Oh. Gusto mo magalim sa langitlog? Sarap ng itlog, eh. Susukit ako! Papasok sa trabaho? Hindi. May bibili lang ako. Asawa mo ba yung nagpupukpok? Oo. Talagang ganun dito. Madalang ang jeep. Pag may dumaan man, puno, pakipagsiksikan ka. Sali ka ba sumabit? Anong sabit? Kasal kami, no? Baka ako na iniisip mo. Pambihira naman to. Ang ibig ko sabihin, sa jeep. Sabi mo sa mister mo, magsanay na siya. Ako? Sanay ako. Para! Kalala, pare. Sanay ako sumabit. Oh! Madahan-dahan. Ano ba? Oops! Ano ba? Napaka-press ko nito. Para! Hoy! Kung ano-ano yata yung iniisip mo, ha? Alalabas mo lang ng kursilyo. Madali kaya atang nahilan ng demonyo.
Mercy. Please. Wally. Hi. Sorry, late na naman ako. Happy birthday. It's okay. Huh? Nako, sarap-sarap talaga ng handa ni Wally. Oh, dahan-dahan lang, mahina ang kalaban. Talaga kayo. Doktora? Oh, Minda, bakit yan ka lang dumating? Okay ba to? Nako, lagi ka namang ganyan eh. Halika na, upo na tayo. Okay, ladies. Here comes the surprise. For the sake of Art Baga, Michael Baby, it's showtime. Palad mo. Pakipot ka pa. Kala ko. Ito. Bilangin mo. Alam mo ba? May club ako sa Pasig. Doon ka na magtrabaho. At alam mo, mas malaki kita ron. Ano? Ito. Pasalan mo ko. Thank you.
bayad. Para sa akin at sa maganda kong kapitbahay. May pera ako, ha? Eto, buo. Mawag yung tagapin ng pera niya. Nagpapasikat lang yun. Ma, akin yung binayad ko. Kana ho magbabayad sa akin. Bakit ba kita ibabayad? Kaano-ano ba kita? Kapitbahay. Diba, sabi nga sa sharing natin, love your neighbor. Ayaw mo akong magpasikat, eh di ikaw magbayad sa akin. Para! Sa tabi lang para! Ayokong makasabay ang mga tao lang pera. May nangangamoy piyata dito. Para, mama! Para! Nga to, kasi kailangan to ng kliyente ko mamaya. Pakibilisan lang, ha? Minda, oh. May sabihin ako sa'yo. May surprise ako sa'yo. Ano? Naibenta ko yung condominium unit sa Rose Boulevard. Talaga? Oo, good news! Eh, di tuloy na yung pangako ni Wally sa townhouse. Sigurado yun. At saka, sandali, kukunin ko yung cheque sa isang linggo. Oh. At alam mo ba, full payment? Teka, asa si Wally? Si Wally? Kanina, dito lang siya. Andali. Hawakan mo muna yan. Oh. Masyado yata ako na-eclate sa deal na yan, eh. Sobra ka naman. Mabos muna ako. Sandali. Oh, teka, doon, doon, doon. May dumarating. Bilis, tago ka. Oy, Wally! Nandiyan ka pala. Ano? Makukuha ko ba yung incentive na tono sa Roses? Okay na bayar ko. Ano ba? Nandiyan si Minda. Baka makita tayo nun. Ang yabang nito. Kapirasong karne lang eh. Pinagmamalaki mo eh. Oh, ano? Diba? Makukuha ko ba yung incentive ng kumpanya? Para magkaroon kami ng decenteng tirahan ng asawa ko. Tirahan o tirahan? Pambihira naman tao to. Kitunong-tunong nung usapan eh. Yabang, yabang. Nahihirap mo. Punta sa pisina naman mag-usap. Ano? Sandali! Delikado rito. Baka ko nang pamaisipan mo eh. Arte-arte. Sintayin kita ron. Psst, pwede ka na lumabas. Wala na tao. O paano? Yung pera, yung bayad, ano? Please. Ano? Sandali! May experience ka na ba, iha? Yung totoo, ha? Alam mo naman dito sa club, walang kemihan. Ngayon, kung game ka, eh, walang problema. Ano bang gagawin ko? Ano ang gagawin mo? Okay, later, wait, huh? Okay, later. Mm-hmm. Ito. Alma, pure and simple, born in a world where love survives.
Ayusin ko to. Oh. She's young and tender, but will I tender? Hoy! Dito, hindi pwede ang mga matitigas ng ulo. Kung gusto mong kumita, ha? Abay, sakay ka sa lahat ng gusto ng customer. Hoy! Yan! Yan! Yan ang dinadayo dito. Next time na lang, asiwa pa ako. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod, pati kaluluwa ko, ibubuyang-yang ko. Abay, dapat ano? Ano po yun, sir? Bigyan mo ako ng dati kong order, ha? Yes, sir. Ano yung sabi? Bakit? Ano ba? Ang gano'n? Hindi. Ah, Miss Almario. Ano yung si Grace? Hi. Hi. How are you? Bueno, maiiwan ko muna kayo, ha? Maganda ka talaga. Pinabibigay sa iyo nung nakaupo dyan kanina. May mga bagay tayong ginagawa sa ating buhay na hindi natin gusto. Pero wala tayong magawa. Ito ang bigay sa atin ng ating kapalaran. Kailangan maniwala tayo na mayroong Diyos na higit na sumasaklaw sa ating mga buhay. Maaring may mga pagkukulang tayo. May kahinaan. May mga bagay tayong hindi natin kayang abutin sa ating buhay. Pero mga kapatid, hindi ito sapat na dahilan para bumagsak tayo. Kailangang maging totoo tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, mahalin natin ang ating buhay sapagkat iisa lamang yon. Hindi natin alam. Baka mamaya, wala na tayo. Mahalin natin ang ating mga kapitbahay, ang ating mga anak, ang mga magulang, at higit sa lahat, ang ating mga pamilya. Noong ko naisip, matagal na kami hindi nagkikita ni Inay. Si Inay, siya ang umagang kay tagal kong inasam at muling makita. Ang taong pinagkakautangan ko ng liwanag sa bawat umaga sa buhay ko. Saan ang Yossi? Kasindi. Sinabi ko na sa'yo, ayoko makikita mukha ng anak mo yan. Pero itong... Palamunin lang yan eh. Palayasin yan. Kung hindi makakating ko sa'kin. Palayasin yan. Ayoko na makikita yung mukha yan. Palayasin yan. Ay, doon kayo sa labas.
Ang gulo nyo! Labas doon! Kumain ka muna. Baka gabihin ka sa biyahe mo. Anak. Baka hindi natin magkita. Natis din ng tsaedong mo sa katabato. Aalis na kami sa Linggo. Kasama ang lolo mo, pati mga bata. Kaya mo na naman mag-isa, di ba? Itago mo na yan para sa'yo. Makakaraos din kami. Manu Polo. Ito para sa'yo. Oh, para sa inyo yan, ha? Love your neighbor ang umiiral dito. Trabaho ito eh. May pera ka ba? Imagine there's no heaven. Di bale. Ako na lang ang magbabayad ng in-order mo. Bumalik ka. Pag may pera ka na. It's okay. Sorry, ah. Okay. Tapos na ho yung bagong townhouse namin. Baka hanggang katapusan na lang ho kami. Naku, bakit naman ganun? Halos isang buwan pa lang kayo dito, ah. Sabi ko naman sa inyo, hindi kami magtatagal. Siguro. Di nyo lang nagusto ng bahay ko. Aling Engkar, bakit di nyo ho ipag-iba? Tapos, ipagawa nyo bagong townhouse. Yan ho uso ngayon. Naku, Minda, gustong-gusto ko nga. Pero wala akong ganong kalaking pera. Saan naman nakukuha? Eh, kiliit-liit naman ang kinikita ko dyan. Hayaan niyo ho. Sasabihin ko kay Rafael para tulungan kayo. Sige nga. Hi, good morning. Hi, good morning. Ano, kamusta? Ito nga pala yung bayad sa upa ng bahay ni Michael. Ganon. Thank you, ha? Michael. Akin yan. Sige, tuloy na kami. Sige. Oo.
Yan ang tiya ni Michael. At yan din ang nagpapaaral sa kanya. Hoy, disenteng pamilya yan. Diyan ka muna ha, may gagawin pa ako sa taas eh. Sige ho. This way, come on. Yan. Okay, have a seat. Diyan, yan, yan, diyan ka. Ay! It's showtime! If you're not afraid of loving, then endings are beginnings. Beautiful things. It's a chance you take, a chance you'll win if someone's gonna find you. First, you gotta let them in. Ginawa mo kanina. Pwede ka na talagang pakawalan. And guess what? Ka-table mo ang bisita na. Oh, diba? Oh, nasaan ang biktima? Uh-huh. Umalis eh. Masama raw ang pakiramdam. Huwag kang mag-alala. Iriregalo kita sa birthday niya. Pare, para sa tabi. Lapit na matapos, di ba? Alam ko na inip ka na. Mga isang bomba raw bago tayo makalipat. Natapos din to. Konting tiis na lang. Isang bomba. Ha?
Tamayo! Mrs. Tamayo! Sandali lang ho, may sasabihin ako. Ay, eto nga, nakabihis na ako eh. Akala ko ba naman, hindi kayo uuwi. Ang mabuting na lang at inabutan ko kayo. Kanina pa ako naghihintay sa inyo eh. Akala ko, hindi na kayo darating. Kilala niyo si Father Martin? Magaling magsalita yun. Sumama naman kayo sa prayer meeting namin. Amen. At ang ating pong aral ay hahanguin po natin sa Aklat ng Sulat ni Apostol San Pablo na taga-Roma. Ito po ay kabanata 6, talata 23. Ito po ang nasasaad. Pasok kayo. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po ba? Dito. Sapagkat tunay mga kapatid, ang kasalanan po lamang ang nakapagwawalay sa atin sa paningin ng ating Panginoon. At gayon po mga kapatid, kung idadako po natin sa 8 kabanata sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma, sa 8 talata, ito po ang ating matutunghayan. At ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Amen po ba? Amen! Sa mga tumidyan pong bagay na yan, ang makapaglalayo sa atin sa Diyos. Amen? Amen! Gusto nyo bang kamatayan ang dumating sa inyo? Ayan. So mga kapatid, ngayon pa lamang po, panahon na para magbago tayo sa mga bagay na naaayon sa laman. Amen? Amen! Kung titignan po natin sa aklat po ng taga-Galacia, tulad din po ni Apostol San Pablo, ito po ang mga bagay na ito ang tinatawag na kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos. Ano po? Sa talata po 19, makikita natin ang mga aral na ipinahihiwatig ng Biblia na dapat iwasan natin ang kasalanan sa laman. Huh? Mali. Si Michael to. Andito ako sa Bautista Street. Oh, malapit ka lang pala rito eh. Di mag-taxi ka na lang. Sige, hintayin mo ako dyan. Sige, bye. Ilang beses ko ba sinabi sa'yo huwag kang pupunta rito? Wanted ka sa DOH? Aba, Diyos ko eh. Richard, hindi ka ba natatakot niya? Baka may mahawa ka pa. Yan kasi nakukuha mo sa Amerika. Alam mo, kung ako may sakit na ganyan, magpapakamatay na lang ako. Sakit mo naman magsalita. Magkakaroon ka rin nito. No way. Hindi ako nagda-drugs at hindi ako nag-injection. Mabuti pa, umalis ka na. Baka may makakita pa sa'yo rito. Para naman tayong walang pinagsamaan eh. Noon yun, bagets ka pa at wala ka pang sakit. Sige na, umalis ka na. Baka mamaya kung ano pang nakawin mo rito eh. Richard, pag di ka umalis may telepono, tatawag ako ng pulis. Sige na! Tawagan mo ko, ha? Huwag mong sasabihin kay Wally, ha? You love me, huh? Si Grace.
Nasaan si Grace? Ano ba? Sabi nga sa'yo, wala siya. Hindi pumasok. Eh, nag-out of town yata. Halika na nga, Daddy. Showtime. God. Okay. Galingan mo. Alam mo bang, may nagagawa ang mga babaeng katulad ko na hindi nagagawa ng mga asawa ng mga lalaki. Katulad mo. Happy birthday
to you, happy birthday to you, happy birthday. Nampakasalan kita. Isinumpa ko ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Alam mo yan, di ba? Sana maniwala ka, Rafael. Iniwan kong matinong buhay natin sa probinsya. Sabi mo, ito ang ginhawa. Diba sabi mo, dito tayo mamuhay na magiging pamilya mo. Naniwala tayo sa Diyos, diba? Lumipat na tayo bago tuluyan lumaking apoy, Rafael. Kahit na walang simento, kahit na walang kutsyon, kahit na walang dinding, basta't kasama kita. Ayoko ng iba, Rafael. Gusto ko ikaw lang. Umalis na tayo dito. Umalis na tayo. Dalawang araw na kitang inaabangan sa club, ah. Kung kulang pa yan, may gamit pa akong maisasanlap. May alahas pa akong makukuha. Sabihin mo lang, may mapagkukuhanan pa ako. Ano ba nakita mo sa akin? Hindi ako malinis na babae. Alam kong isang katulad mo lang ang maaaring magkagusto sa akin. Sayang ka. Bakit hindi ka maghanap ng babaeng pakakasalan mo? Hindi ko alam kung sincere ka sa sinabi mo sa sharing natin noon. Meron ka doon sinabi at tinamaan ako. Alam mo bang, hindi lahat ng babae totoo sa kanilang sarili. Alam ng mga taga-ron na trabaho ko eh. Marunong lang ako magdala. Gusto ko kung babastusin ako doon sa lugar na bastos ako. Gusto mo bang malaman kung sino talaga ako? Siya ang bagong pag-asa sa buhay ko. Ang umagang mamahalin ko, tulad ng pagmamahal ko sa liwanag na bigay sa akin ng nanay ko.
Grace? Gusto ko ilipat mo na yung mga gamit mo rito. Gusto ko. Dito ka na tumira sa taas. Tumigil ka na sa trabaho mo sa club. Ako na talaga? Saan ka naman kukuha ng pera para sa ating dalawa? Huwag mo nang problemahin yun. Ako nang bahala. Walang iya ka! Lumayas ka dito! Dito pa igagati mo sa akin matapos kitang palamunin at bihisan! Lumayas ka dito! Ayoko na makikita ang pagbumukha mo! Wala kang utang na loob! Wisted! Lumayas ka! Sige! O, ayan. Sa katapusan daw, pwede na tayo maglipat. Darating na ang panganay natin. Pagmamalaki niya, may ama siyang katulad mo. Minda, salamat. Salamat, ha. Sa susunod ulit, pupuntahan na lang kita sa club. Matito lang. Pasensya ka na, ha. Lumalaking gastos ko, eh. Kilala mo naman ako, di ba? Tsaka ako nalang dadagdagan yan. Okay? Oh, buti mo. Sige. Plan sa mga buti, ha? Matanahan lang, ha? Oh. Ito pa, pare, oh. Hala ka na. Oh. Kapag mo nga ito. Babasagin yan. Ano, meron pa ba doon? Meron pa. Kunti na lang, kunti na lang. Ito yan. Ano yan? Ito po. Teka, teka. Ipatong mo natin ito para... Hindi, hey, magbasa kini iwalay mo kasi baka... Ano, dito, ilayo mo dyan sa mga ano... Dito, dito? Oo, oh, yan. Tayo na. Yan, Ajde. Huh? Tali. Oo, pati mo. Kami lang dulo, tali mo mabuti, ha? Ano pa? Oh. Sinisingil na ako ni Aling Engkar. Kaya nga ako lumipat dito. Dahil tatlong buwan ko nang hindi nababayaran yung upa ko sa baba. Iniwanan na ako ng financier ko. Mula nang malamang kinakasama na kita. Ang balita ko nga, lumipat na ng Laguna, eh. Ay, nako, Michael. Alam mo ba, kung hindi pa ako nagsanda ng kwintas ko, baka naputulan na tayo ng kuryente dito. Eh, may utang ka rin pala kay Alan Engkar, eh. Ayun. Kanina pa ako sinisingil ng anak niyang Pipe. Haya mo. Gagawa ko ng paraan. Congratulations. Thank you. Sabi ko na taasenso kayo mag-asawa. Pareho kasi kayo masipag. Siya nga pala. Baka makalimutan ninyo, ha? Ako magiging ninong ng panganay ninyo.
Sir, excuse me. May naghahanap po sa inyo. Excuse me. Ba't ka napunta rito? Hindi pa usapan natin sa bahay ka lang. Sige, mauna ka na. Susunod na ako. Sige na. Sige na. Faith, nasaan ka ba? Sa bahay ko. Dali, tago, bilis. Faith! May dala akong pagkain para sa'yo. May dala ka bang soft drinks? Wala eh. Bumili ka muna, may bote dyan sa labas. Ba't ganyan ang itsura mo? Mike, dali na, nauuhaw na ako eh. Mike, ano ba? Nauuhaw na ako na. Eh. Teka lang. Mike. Mike, bilis. Bilis, nauuhaw na ako. Bilisan mo. Maghintay ka dyan. Dali, bilis. Umalis ka na. Dali, bilis. Susi, bahala ka na. Ikaw na mag-ayos doon. Kapag may kailangan ka, puntahan mo na lang ako. Bitiwan niyo ako! Yes, ay! Sandali! Ano ba kasalanan ko? Pag-usapan natin, Are, ano ba? DOH tayo! Sandali! Bitiwan ko dadalhin! Oh, kamusta na si Rafael? Ayun, abalang-abala. Ang dami kasing kliyente. Alam mo, lilipat na kami sa katapusan. Punta kayo sa Blessing, ha? Alam mo, yan ang malalang kaso ng AIDS. Yun naman ang mga HIV positive. Sandali lang ha, may titignan lang ako. Di ba sinabi ko siya itigil mo na yung biso mong yan? Diyan na uubos ang pera natin eh! Huwag mo akong pakikialaman ha. Nangiyayain mo ako dito. Alam mo nang may bisyo ako. Pinatigil mo ako sa trabaho. Tapos ngayon aangal-angal ka? Hindi naman yung gastos ang iniisip ko eh. Inaabuso mo ang sarili mo. Madalas ka magwala. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam kong ginagawa ko at kaya ko to. Anong kaya? Kabibigay ko lang ng pera sa'yo. Pagdating ko, ubus na.
Akala mo kasi ang dali-daling kitain ng pera. Angal ka ng angal. Bakit? Ginusto ko ba to? Ikaw mo nagsabi sa akin tumigil na ako. Eh, kumikita naman ako ah. Bakit? Yan kinikita mo ba? Nagkakasya sa atin? Magkakasya ang pera natin! Kung alam mong planuhin ang gastos! Mike, sabihin mo lang kung hindi mo na kaya. Yung club, naghihintay sa akin kahit anong oras. Si Richard po. Ah, wala na siya. Kinuha na ng mga pulis. Wally, kailangan ko ng malaking halaga ngayon. Napapansin ko, palitan-palit ang binibigay mo eh. Di ba kami bigay ko lang sa'yo ng 2,000 last week? Yan ang hirap sa'yo eh. Akala mo, nagtataya ako ng pera. Teka. Wala sa usapan natin yan ah. Kaya pala madalas akong mawala ng pera. Ba't meron ka nito? Kilala mo ba ito? Customer ko yan sa club. Buti pa nga yan eh. Malaki magbigay. Okay siya. Ilang beses ka nang in-enter nito? Marami na. Kung ano-ano ang eksperimento ang ginagawa namin yan eh. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na pipiliin mo mga sisipingan mo, di ba? Kung kailangan ko ang pera at kaya niyang presyo ko, game ako! Ihayop ka pala eh! Baka hindi mo nakikilala yung taong pinagmamalaki mo. Isa siyang HIV positive. May AIDS! Nahawa na tayo! Lumayas ka dito ngayon. Lumayas ka! Hello? Doktora? Yung sinabi mo sa akin, yung tungkol sa AIDS test. HIV positive. Thank you.
Kaya kinakailangan, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Sapagkat nasasabi nga na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pag-intindi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang ating kalaban ay hindi laman. Ang kalaban nito ay ang Diyos Espiritu at ito ang mga kasalanang naglipa na sa kapanahunang ito. Michael Sargosa? Ako nga po. Sandali lang, ha? Ano nangyari? Kumusta ang test? HIV positive. Sayang, ano? Guwapo pa naman. Oo nga, eh. Ano nangyari? Sabi ko sa inyo, eh. Ano? HIV positive, ha? Oo. Sayang, at guwapo pa naman. Doktora, ano yung pinagkakaguluhan nila? Another case of virus carrier, HIV positive. Ang baby namin, alam mo naman ng nanay, baka HIV positive din. Hindi, malinis. Sigurado ako. At saka tatlo hanggang apat na beses ka nagpa-test, di ba? At saka kilala kita. Alam ko gusto mo maging safe ang bata, di ba? Napapansin ko, ilang araw ka nang hindi pumapasok, ha? May dinaramdam ka ba? Hmm? Mike, ano ba? May sakit ka ba, Mike? Mike? Sa bahay.
Sino pa magnanako noon kundi ikaw? Hoy! Balik mo sa akin ang pera niyan, ha? Dahil kung hindi, malilintikan ka. Hindi ka na nahiya. Sarili mong ina, nanakawan mo. Pinalalamo ka ng atlat. Hoy! Bumalik ka dito! Grace! Lintik na babae yun. Sabi ko nung wag aalis, eh. Aling Engar. Oh, kayong dalawa. Kailan ba kayo magbabayad? Abay, kung wala kayong pambayad sa upa, magsilayas na kayo. Nakita niyo ba si Grace? Isa pa yung babae niyan. Akala mo kung sinong banal. Pa-attend-attend para ako ng prayer meeting. Yung pala, kung hindi lang sa kapitbahay, hindi ko malalaman, dancer pala ang lintik na yan. Saan siya nagpunta? Ay nako, umalis na. Bihis na bihis. Siguro, babalik na naman doon sa dati niyang trabaho. Kasalanan yung ginagawa niya. Wala akong pakialam. Basta makabayad lang kayo, magsilayas na kayo. Isa ka pang lalaki ka? Akala ko pa naman yung babae pumupunta dito, tiya mo. Hindi pala, hindi ka na nahiya. Yun ang nagbabayad ng bahay mo. Alalaki mong tao eh. Yun ang... Naku, tignan mo nga naman yan. Ang demonyo. Bigla na lang susulpot. Bigla na lang mawawala. Sus Marie Joseph. Kardeng! Yung pera ko! Nasa si Grace? Ay! Anong ginagawa niyo dito? Ano ba yan? Bakit? Ano kailangan mo dito, ha? Sa kapanleche ka! Ito si Labi kasi huwag ka nang babalik dito! Mike! Mike, itikong mga! Hey! Huwag nang gugulo ka rin, ha? Itiwan niyo ko! Itiwan niyo ko! Grace! Dali natin sa pisino to! Grace! Gugulo, ha? Hey! Itiwan niyo ko! Grace! Itiwan niyo ko! Itiwan niyo ko! Saan niyo ko tayo tinanong? Gugulo, boss, eh! Oh, kami na bahala dito! Oh, gugulo ka, ha? Tiga! Pasinto ka mang gulo! Oh, matigas ka, ha? Sige! Boss! Sakay na, sabi! Wala akong kailanan! Tara, pare! Pakawalan niyo ako dito, wala akong kasalanan. Makinig kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Pakawalan niyo ako dito. Hoy, ano nire-reklamo mo dyan, ha? Kapitan, makinig kayo sa akin. Yung mga babae sa club, gumagamit ng bawal na gamot. Nagbebenta ho ng katawan. Isa ho rin may sakit na AIDS. Kapitan, gumawa ho kayo ng paraan. Bago ho umalat ng sakit. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo naniniwala sa akin. Kapitan. Sabi ko na nga ba eh. Sa unang tingin ko palang sa pagmumukha ng babaeng ito, alam ko, nararamdaman ko, wala kang swerteng iakyat sa club na to! Ayan! Tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo mukha ko! Nang dahil sa lalaki mong yan, nagka-letse-letse na tong club na to! Kayo! Ikaw! 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 Huwag na huwag Mama! Kang magdahil sa babaeng ito! O ano? May mga pulis na dumarating! Ay! Ulam yata!
pati yung ko'y papahamak mo! Pati yung club na pinagtrabahuhan ko, dinamay mo! Gusto ko lang naman kumita! May hirap na ako. At hindi tayo mabubuhay sa kinikita mo! Grace. Grace. Sumagsawa na ako. Mike, sumagsawa na ako, Mike! Mike, bata pa ako ito ng buhay ko! Sumama ako sa'yo. Dahil sa pag-aakala akong mabubuhay ako ng mga halik mo! Ng mga yakap mo! Akala ko, tama na yon. Akala ko! Grace! Pakinig ka. May AIDS ako. May AIDS tayo. Tawa ako sa lalaking pinakita ko sa'yo. Sa dyaryo. Nagpa-checkup ako. Pati ikaw. Lahat ng lalaking gumamit sa'yo. Lalaking di ako pumapasok na itong mga huling araw. Grace. Gloria. Hindi ko alam na ganun eh. Hindi ko alam na di ikaw. Grace. Karding! Karding! Anak, ito ang pantalo na isusuot mo mamaya. At ito, ito ang gusto kong isuot mo. Kailangan nakaputi ka. Kailangan malinis tayong haharap sa ating Panginoon. At saka, paplansyahin ko ito na maganda para sa'yo. Kaya mo ba? Kaya ko. Pag umiyak ko. Kang sasabay, ha? Mas malungkot ang buhay ko kaysa sa'yo. Nasa akin ang dahilan para malungkot ako. Sana huwag tayong madyaryo. Nakakahiya. Please. Sorry, ha? Hindi ko alam na gano'n mangyayari. May natatakot ako. Hindi ko natatakot mamatay. Pinilit ko. Bago mangyari ito. Walang madamay. Kung meron man,
sana yung walang mga kasalanan. Maligtas. Sana tayo na lang. Pwede ba akong lumakap sa iyo? Iisipin kong ikaw ang nanay ko. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it, for this is the day that the Lord has. Itaas po ang mga kamay ng mga pinagpala ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon sa gabi ito. Sapagkat minsan pa, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ang naaayon sa banal na salita, kapag mayroong dalawa o higit pa na tumatawag sa pangalan ni Jesus, ang Panginoon ay nasa kalagitnaan nila. Amen? Amen. Kaya pa ko'y naiiwala na kasama natin ang Diyos sa gabi ito. At minsan pa, nagtitipo ng mga tao para sa kanyang pagpapala. Karding, anak. I'm proud to announce the appointment of a new manager. A guy whose dedication and service are equal to our dreams and visions. Ladies and gentlemen, Mr. Rafael Tamayo. Walang aswang. Mga kapatid, maniwala kayo sa akin, walang aswang.
Ang aswang ay nasa paligid natin. Ang mga ipinagmabawal na gamot, ang mga sugalan, mga nakawan, ang pagkagahaman ng tao sa laman. Yan ang aswang na dapat nating katakutan. Ito'y isang babala. Tinapit tayo ng Panginoon sa ating mga balikat. Hindi po tayo ng Panginoon para bigyan tayo ng babala. Yan ang mga aswang na nasa paligid natin. Sana maging aral sa ating lahat ang nangyaring katulad nito. Iba-iba ang tingin ng tao sa buhay, pagsapit ng dilim, at dumarating sa kasukdulan ng lahat, maraming sumusuko. Nawawala ng pag-asa, hindi tulad ko. Kami ni Grace, patuloy kaming aasa at mananalangin. Patuloy na magsasabing, hipuin natin ang umaga.